Kaya pala binanggit ng Davao City yung Esmeralda is because they're gonna pick up a Harith. And alam natin na kapag may Harith ka, one of the good counters din naman dito ay ang isang Esmeralda. Kasi nanakawin lang naman yung Esmeralda yung mga shields na pwede mong ibato dito. All troops deployed. Palag-palag. This is series number 4, game 1. Tamang sticker lang muna bago pumalag sa mga kalaban. Here we could see na nagtago agad si Yuno. Gusto ko makita actually kung yung card nila ba. Remember that one game nung day 1 ata or day 2 ng qualifiers natin? Yung tatlong tao na yung pumapalager sa kanya pero buhay pa rin siya. Mm-hmm. Well, kasi late game time na rin yata yun, tapos naka-vengeance yung Carmilla eh. But this one is a different Carmilla. She's making use of a flame shot. Yung vengeance dito na kay Choey, yung thumbs natin. So, I guess if they wanna execute that kind of play wherein they will utilize the effect of a vengeance spell, kailangan mo kasama to. Grabing spill yun! Nakuha ni Carmilla yung ano, yung buff ng Harry. Tamang timing sa flame shot. Denied for this Harry. Pero mukha dito naman sa bot. Tignan ko po, napakasakit naman nun. Pumapalag ang dalawang to. Will Carmilla be able to get away? Pero nag-teleport tigla si Helgert dito na stun. And that is the first blood coming over para sa Helgert natin. And can clear the wave as well. So, whoops, may napana dito. At last, decide to jump in. Mananakaw ba ng Selena? Let's see. Mukhang yes, nanakaw nga niya. Naku po, walang nakuhang buff ang Davao City sa early game. Uy, walang buhay din ng ating Grokdon on the side of Davao City. Siguro kung yun yung napana ng ating Selena, baka natepok lamok pa. Pero ang ganda ng counter-invade na ginawa doon ng Mandaluyong City sa red buff. Although it was just a red, there's still something. And speaking of something, parang Onyok will secure a kill for Mandaluyong City this time. Meanwhile, onto the top lane, what is happening, Yuko? 1v1 Cho versus Carmilla. Tingnan natin sino ang mananalo. Pero mga tinatalunan lang ni Cho dito si Atimo Carmilla. Wala pa silang ultimate for... So, para sa silang level 3, I don't think they're gonna give it a go. Pero si Toms, already level 4, gonna get that top lane crab. Habang yung tatlo naman dito sa bot lane, they are trying to get that bot lane turret. But dumating ang backup. Umas kayo sa area namin. Jay being caught out here. Oh, he's already level 4. Pero mukhang nakaslide siya palayo. By the way, speaking of space creation, ano, mas maganda yung space creation pala ng Davao City dito because of the Grok na kayang Frumont. And ito namang si Farsha na kayang definitely magbigay ng more space because of the ultimate that she has. But I think with the lack of DPS, baka at the later part of the game, maging problema to for Davao City. I mean, yeah, ang ganda ng space creation nila eh, pero baka objective-wise, medyo mahirapan sila. Oops, napaka-sight naman ni Fred with airstrike ni Farsa doon. Yuno was forced to go back. Cho just alone sa top lane, habang si Choey naman nagnanakaw lang ng mga resource or sa jungle area ng red team. He's trying to get the little wanderer as well. Masasecure na ba ang buff na to? And looks like it is. Nakuha na ni Harith ang buff niya, but the blue team already giving the turtle a start. Nasecure ni Kari dito for the airstrike being used as well. Pero nag-water bigla ang Grok natin dito. No casualty so far, pero mukhang si Rain dito hinahabol ng dalawa. Isang hit na lang. Tip-in ba yung Kari? Papasok ka ba? Mukhang Kari decided to just let it go. Wala. Kuha na naka-purify si Kari. Yup, yup. Oop, na-flicker in! Makukuha ba? Nag-ultimate ako po! Slam dunk! Na-RKO! Paalam bigla kay Harith dito. That is a kill coming in over from this carry. Ganda ultimate, ang gandang timing ni Atlas. So, nag-flicker in pa siya para lang masigurado niya na namuha niya si Harith. Oo naman. Tapos bibigay niya, ipapasa niya yung bola sa isang carry. At eto nga, makikita natin guys. There's a little bit of gold lead in favor of Mandaluyong City. Wala pa naman natin take down na turrets dito, pero kasi kita mo, ang bilis mag-farm if you have a DPS source. And at the same time, well, kahit wala ng retribution, okay, damage per second lang yan eh, lamang tayo dyan, walang problema. But for Davao City, where's the DPS source? Maybe aasahan mo na lang yun for the Hellcart, but no, hindi, mas main pa rin nalaya yung burst damage talaga and utility. Pumana dito si Selena, pero I did not connect. And mga hinahabol,
Gigil na gigil si Tom sa block natin dito. Hinahabol pa rin. And mukhang space created sa other members ng Davao City kasi hindi nakapag-respond si Grok sa pressure na ginagawa na dito sa bot lane. Hellcurt, ginatati ba niya si Carmelo or is he go... Ay, tinatay nga si Carmelo sa top lane. Nakala ko each other. Wave dito. Yup, yup, yup. Well, pareha silang offlaners. So, and Hellcurt would want to wrap up as much damage kasi siya ang bahala sa carry by mid or late game. Pero na-stun na ako po, nagpadilim bigla dito. Mukhang paalam na ba? Mukhang paalam na nga. He gets taken out by that Carmilla. Alam mo yung nagpadilim ka, yung tapos akala mo ikaw na yung makakuha ng kill. Pero yung pala ikaw yung mamamatay. Ang sakit nun! Ikaw yung makakill. Jam of course, being used right here na wala bigla si Lina, nakapatay naman ang isa dito si Harith, paalam kay Atlas, wala mag-RKO, pero look at that, lang ma-micro, bigla si Kari dito mata-damage, is the target na one charge dito for the airs, like being used, pero mukhang isa lang ang casualty and that is Grok being taken out or being killed by this Kari. Pansinin mo, no, halos pareho lang sila ng kill dito, there's a tricky goal deal in favor of Mandaluyong City, but they got bigger space sa map ngayon. By well, they got they took down two turrets na eh. I mean, three pala, no? Lahat ng tier 1 na lagapak na dito para sa Davao City. Nako, magkalayo tong cities na to. Nasa north and south. And mukhang gusto pa nga sakupin ng Mandaluyong City. Ang lugar ng Davao City dito. Napakalaki na yun. Kung isipin mo yung mapa ng Pilipinas eh, pagkalayo. Pero yun na nga, dito natin nakikita yung advantage again. We keep on repeating. Yes, DPS stores, medyo eggles talaga yan. Pero tignan natin ah, kasi ang chance pa naman ng Davao City dito, maybe meron. Kasi this is a Harith eh, and we can take away the burst damage of a Harith. Yung pasayaw-sayaw niya, basta mga free hit lang siya, kaya niya maybe burst down blind spot dito, itong tigari natin. But meanwhile, something is happening on the top lane. Take it away, Yuko. Nag-Zaman Force after magpadilim ni Hellcurt, which is a good tactic para ma-defend yung top lane turret dito. But is it worth two ultimates though? That is the question. Tabs, ako po tumalun sa loob! Gagawin, ano gagawin mo ngayon? Pare, na mabaksin ka ngayon? Paalam aking kaibigan. Medyo nag-overextend siya doon. Akala niya kaya niyang pagigilan yung Harith, but Kari already able to take out that top lane turret. Si Atlas, tamang clear lang din muna na minion wave dito. You know, alone here, the bottom na may of the dragon. Ako po, nasan na pwede airstrike pa nga. Na-slow, lahat-lahat na. Paalam sa'yo, ate girl. I think Truncheon being picked up by Farsa as well. Si Kari, nagnanakauli ng jungle dito na RKO. Pero I'm so sorry, kuya mo. Mag-isa ka lang doon na hindi niya ata nakita na nag-back na si Kari. Kasi ang plano ata ni Kari doon, kuha lang ng buff, tas mamba out na. Or, hindi baka naman kaya ginamit ni Atlas yun para maprotektahan si Kari. Kumbaga, sacrifice pa ka sa core, ganon. Sacrifice na lang eh, no? Well, pwede rin naman. Kasi maybe alam niya nang mamamatay na siya. Sige. Sayang, kailangan kong gamitin itong skill na to, gamitin ko na rin. Pero, joking aside guys, going back to what is currently happening, look at a very fast retake coming from the Cho, but at the same time, may counter objective ang ginawa ang Mandaluyong City dito. So, balance pa rin. 4K na lamang na Mandaluyong City dito, how can Davao City catch up? Look at that! Medyo nagbaburn na talaga yung damage ng isang carry and dito naman sa top lane natin, you can see 2v1 situation ongoing. Sasamahan pa ba? Ano ko? Feeling ko, Chewy, wala ka ng takas dyan eh. Na-wall in pa nga, pero mabubuhay pa siya. Mukhang mabuhay ata, pero oh, na-burst siya ni Farsa. Pero bilang tumama naman ang pahala ni Selena. Pinatay mo ang tropa ko, papatayin din kita. Dahil sa kill na nakuha ni Selena and namatay naman si Chow dito sa may bottom. Naka-double kill bigla si ate mo, Selena. And might I tell you, yung Harith, yung second kill niya. Harith will be up in 21 seconds. 2-3-2 ang stats ng Harith natin dito compared kay Kari na 2-0-1 na napakasakit. Tumapunit ng Grok. Naku po, ano ang gagawin mo? Guardian's Barrier being used. Pero tumitipi-tipi si ate mo, Kari, sa unahan ng members ng Davao City. Uy, nag-grime yun ah. Bato-bato na lang si paring Onyok dito talaga ng arrows. I mean, kahit sino nang matamaan niya, it doesn't matter anymore because it stops the members from the side of Davao City to actually going for an engage or going for a kill.
ang laking bagay nun eh. And at the same time, yung mga traps, it is strategically placed. Kasi naka-advance yung mga traps natin and actually natanggal na yung isang trap dun sa taas ng mapa. I think nadaanan na ni Hellcurt. But yun nga, no, the vision that is being provided by that Selena traps as well. Ang laking bagay. Kasi alam natin may ano dito, may fog tayo dito. Although hindi lang siya visible in our eyes. Alam natin may mga parts of the map na hindi ka makikita at some point. Kaya sometimes nakikita nyo, nagkakailangan talaga mag-advance ng mga tank and support para makapagbigay ng information sa mga junglers, sa carry natin, para makapwesto sila sa mapa. Grabe naman yung Atlas na yun, tumatayo lang. Oops, nag-ultimate, pero naka-aless, naka-escape. Walang mga RKO sa akin ngayon. Minion wave pouring in sa mid lane, pushing towards the red side. Lord already up, so obviously, next area or next point of contention, Mandaglu yung city. They want to get this objective, so tamang ikot na. But Cho is being left alone here sa bot lane. Feather of Heaven being picked up by Harith right here. And Kari, walang intro-intro. Gusto agad kunin ang Lord na to habang si Atlas naman, ano, nang babouncer, na ang pupulis sa likod. Mabilis na nga, mabilis na nga. Oo, oo. Well, Lord objective taken by Mandalu yung city. Meanwhile, we can see Hellcurt on the top lane doing a split push. Yun nga lang, may na-punish dito si Julius Deluxe, ang ating Farsha. Ang laking bagay dito. Uy, grabe oh! Yung damage kay Choi, actually in general, yung damage ni Kari just hurt so much. Kahit gano'n pa kayo kakunat, tangkag, rock, parang wala eh. Tignan mo naman Gabi yung naman yun, na tumalon nga, yung Kari. Ayun nga, medyo hindi to nakumusan ng kikira nga. Papasok ka ba? Watch being used. She got knocked up airborne, pero mukhang paalam muna kay ating Mukari. She got one more kill. The Ring of the Dragon ang isa dito, pero from the airside connecting onto that Ring of the Dragon, Camila gets taken out. Holy Crystal being picked up by Farsi right here. Pero mukhang si Kari, walang take, walang problema, papalag pa rin ako. The Lord is here at the bot lane, marching towards the Crystal of Davao City. Pero mabilis din, nawala and na-demolish ni Kari ang life bars ng Hellcurt nila dito, but looks like this is gonna be the game. Mandalu yung City gets game 1 against Davao City. Victory! Wow! GGWP! Para sa mga taga Davao, yung mga taga Davao-wenya dyan, wala ng pag-asa because best of 3.